Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa part 3 ng ating pinag-aaralan na The Beginning of the End. Yung pinag-aaralan po nating aklat ay yung Matthew 24, yung Mark 13 at saka Luke 21. Last Sunday po natapos po natin yung patungkol sa destruction of the temple in Jerusalem at napag-aralan din po natin na magkakaroon uli ng kahalintulad na pangyayari in the last days, paglitaw po ng Antichrist. So, dito po ngayon sa ikatlong bahagi ng The Beginning of the End, pag-uusapan po natin yung tinatawag na rapture. Ito po yung phase 1 ng second coming of Jesus Christ. May phase 2 po ang second coming of Jesus Christ. Yung phase 1 po ito yung rapture, na kung saan babalik po ang Panginoon para kunin yung church, kunin yung mga Kristiyano at dalhin sa langit. Yung phase 2 naman po ng second coming ay ito po yung tinatawag na Battle of Armageddon, yung babalik ang Panginoon, kasama naman po niya yung church, yung mga Christians. Mamaya po, explain ko po yung kaibahan, no? Explain ko po yung ilan pang detalye sa kaibahan ng rapture, phase 1 ng second coming, tsaka yung phase 2 ng second coming, which is the Battle of Armageddon. Dito po sa Matthew 24, ituloy po natin yung ating pinag-aaralan. Sa verse 36 to 39, ang sabi dito, "But concerning the day and the hour, no one knows." Yung pagbabalik po ng ating Panginoon, lalo na yung phase 1 ng second coming, which is the rapture, sabi dito, "No one knows the day and the hour." Hindi po natin pwedeng ma-predict kailan yung araw at anong oras. Pero, base sa ating pinag-aralan, yung mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik, including the rapture, ay nagaganap na paulit-ulit with increasing measure, yung intensity tsaka frequency ay pabilis ng pabilis. So, ibig sabihin, yung birth pains, palapit na ng palapit, yung mga kaganapan po na binigay ni Jesus na signs ay nangyayari na po, no? So, pero we can know the season kung kailan malapit na, pero hindi natin pwedeng sabihin ito yung saktong araw, ito yung saktong oras. Sabi dito, no one knows, not even the angels of heaven, kahit yung mga anghel sa langit hindi alam, nor the Son but the Father only. Kahit yung nung si Jesus ay nasa lupa as tao, as human, no? Diyos na nagkatawang tao, as human being, hindi niya alam kung kailan nung siya ay nandito pa sa lupa. Kaya, ang Diyos Ama lang ang nakakaalam, sabi niya. "For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man." Kung ano yung kapanahon nila Noah, ganun din yung pagdating ni Jesus, no? Life as usual, business as usual, kung ano yung ginagawa nila, sabi dito, people were eating and drinking, marrying and giving marriage until the day when Noah entered the ark, they were unaware until the flood came and swept all away, so will be the coming of the Son of Man. So ganun din po sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, parang normal lang yung takbo ng mga tao, ng mga unbelievers, so tuloy ang buhay nila, then suddenly dumating na pala ang Panginoon. Sa verse 42, sabi dito, "Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming." Tandaan niyo po, ang binabanggit po ng Bible dito, the day, not the season. We can know the season kung kailan na malapit nang bumalik ang Panginoon, pero walang makakapagsabi kung kailan yung araw at oras. Paulit-ulit pong sinasabi sa Bible, we can know the season, we can know the time and season, pero the day and the hour, nobody knows. Kaya, hindi po natin sasabihin na hindi namin alam na pabalik ng Panginoon. Merong season, merong pong mga signs, merong pong mga palatandaan. Pero hindi natin alam kailan yung araw at kailan yung oras. So, puntahan po natin yung rapture, phase 1. Sabi doon sa Matthew 24:27, "For as the lightning comes from the east and shine as far as the west, so will be the coming of the Son of Man." Marami pong lumabas na libro at marami pong mga nagturo, na unang nagturo about end times, about revelation, may mga pelikula pa po yan.
na ang rapture daw ay sikreto. Wala daw makakaalam ng rapture, kundi yung mga Christian lang. Walang bigla na lang mawawala yung mga Kristiyano dito sa lupa in the twinkling of an eye. So yun po yung mga katuroan na kinagisna natin bilang mga Kristiyano, na ang rapture is a twinkling of an eye event. Wala pong nakasulat na ganun sa Bible na ang rapture ay is a twinkling of an eye. Pag sinabing twinkling of an eye, pag corrupt mong ganun, tapos na yung rapture. Yung word na twinkling of an eye, nakasulat po yun sa 1 Corinthians 15, patungkol sa glorified body, na pagdating ng rapture, yung katawan nating mortal magiging immortal in the twinkling of an eye. Pati yung mga namatay, magkakaroon sila ng glorified body in the twinkling of an eye. Yun po yung binabanggit sa Bible na twinkling of an eye, yung pagpapalit ng katawan, pero hindi yung rapture per se. So ang sabi dito, ito pong nakasulat sa Matthew 24 ay phase 1 lang ng rapture. Explain ko uli mamaya, dahil ang dami pong nagtuturo talaga na nauna na ang rapture daw ay sikreto, samantalang ang sinasabi ng Bible ay taliwas. Kaya wag lang po tayong nakikinig sa mga turo, ang Bible po mismo basahin po natin, no? So, ang sabi nila, ang rapture ay sikreto, twinkling of an eye, na wala namang ganun. And beside, wala din pong word na rapture sa Bible, no? Yung salitang rapture po ay nasa Latin Bible ng 1 Thessalonians, yung word na rapere, na kinuha, in-snatch yung mga Christians, no? So, doon po galing yung salitang rapture. Kaya ginagamit natin yung salitang rapture para hindi tayo masyadong makagulo, no, na ano ba yan, no, na pagkuha sa mga Christian. So they call it rapture, so tatawagin din natin rapture. Okay, ganito pa yung itsura ng rapture. For as the lightning comes from the east and shine as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. Pag dumating po ang Panginoong Jesus, parang kidlat mula sa silangan hanggang kanluran, kitang kita ng lahat. Kaya ang rapture po is hindi sikretong event. Hindi po ito patago. Bakit naman kukunin ni Jesus yung bride niya, yung church niya ng patago? Ano yun? Nagtanan? Ano yun? Bawal kunin? So sabi po dito, sa 30 hanggang 31 ng Matthew 24, then will appear in heaven the sign of the Son of Man. And then all the tribes of the earth will mourn. Tingnan niyo po, oh, lahat ng mga tribo, lahat ng tao sa buong mundo, makikita nila yung palatandaan ng paglitaw ng ating Panginoong Jesus sa alapaap. At ang sabi dito, the whole earth will mourn. Binabanggit din po ito sa Revelation na nag-mourn yung mga tao. And they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. Ito po yung first phase ng second coming ni Jesus. Siya po ay darating na nasa mga ulap. Okay? Nasa mga ulap. Samantalang yung second phase po ng second coming of Jesus, hindi po siya nakasakay sa mga ulap at sa trono. Siya po ay nakasakay sa kabayo. Okay? Magkaiba to. So ituloy po natin. So the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory, and He will send out His angels with a loud trumpet call. Sa rapture po, kasama yung mga anghel ni Jesus, meron pong trumpet sound. Ito po yung parang sa mga ordinaryong mga hari nung panahon nila, na pag dumarating, ina-announce merong trumpeta na hinihipan para malaman, oh, nandito na yung hari natin, nandito na si boss. Kaya ganun din po ang mangyayari sa rapture. There will be an announcement na dumating na si Jesus, and all the people in the world will know na nandyan na siya. At sabi dito, itong mga anghel na to, hihipan yung trompeta. Ganon din po yung binanggit sa 1 Corinthians 15 sa pag-change ng body in the twinkling of an eye with the sound of the trumpet. So meron pong trumpet na hihipan, and they will gather His elect from the four winds, from one end of heaven to the other. So ang tinutukoy po ditong second coming ay phase 1, hindi phase 2. Okay? Yung phase 1 po dito, igagather lahat ng mga Kristiyano sa east, sa west, sa north, and south. Igagather sila ng mga anghel from one end
of heaven to another, no, iipunin. So ang rapture po hindi secret. Okay? Taliwa sa maraming nagturo na sikreto to. Paano magiging sikreto kung may tunog ng trompeta? Paano magiging sikreto, no, kung dumadating si Jesus sa mga ulap? Sa ibang mga verses, mayroon pang sinabi na didilim or may mga signs in heaven. So, paano magiging sikreto to? May tunog ng trompeta. At ang sabi nila, ang makakarinig lang daw, mga Christians, tingnan natin. Then, sabi doon sa verse 40, Matthew 24, 40 to 41, then two men will be in the field, one will be taken and one left. Two women will be grinding at the mill, one will be taken and one left. So ito po yung rapture. Pagkuha ni Lord sa mga anak niya, sa mga Christian, mawawala yung Christian, yung unbeliever, may iwan dyan. Sabi dito, nagtatrabaho sa bukid, bigla na lang nawala yung isa. Yung isang babae ay nagigiling ng mga harina, bigla na lang nawala yung isa, Christian kasi. So sa panahon natin, ito po ay hindi sikretong kaganapan dahil magulong kaganapan po ito. Kung yung piloto po ng eroplano ay Christian, biglang magka-crash landing yung eroplano. Kung yung mga driver ng bus ay Christian, bigla na lang po magkakabanggaan. Ang rapture po ay isang magulong pangyayari. Okay? Na malalaman ng buong mundo na merong naganap. Okay? Merong kaganapan. Marami aksidenteng mangyayari. May mga kausap ka, Christian, bigla-bigla na lang mawawala. No? So ito yung scenario. Tapos mababalita sa news, maramihang pagkawala ng maraming Kristiyano. At yun nga yung rapture. So magulo po ito. So hindi ito sikreto. Maraming makakaalam at yung pagdating mismo per se ni Jesus ay kitang-kita ito ng marami. So kita ng marami, may announcement ng trumpet, magulo pagkatapos na mawala yung mga Kristiyan dahil magkakaroon ng mga aksidente sa mga sasakyan. Sabi pa dito sa Luke 21, 26 to 28. People fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world, for the powers of heaven will be shaken, and then they will see the Son of Man coming in a cloud. Tandaan nyo po, ang phase 1 na second coming, si Jesus dadating nakasakay sa mga ulap. No? Kasama yung mga ulap. Pero yung second phase ng second coming, nakasakay siya sa puting kabayo. Lahat ng kasama niya nakasakay sa puting kabayo. Dahil gera yun, papunta ng Battle of Armageddon, second phase of second coming. So, magkaiba po ito. Kaya yung tinutukoy sa Matthew 24, Luke 21, and Mark 13, ito yung phase 1 lang ng second coming, yung phase 2 na kasulat sa Book of Revelation. So, tuloy po natin, for the powers of heaven will be shaken, and then they will see the Son of Man. Makikita ng lahat si Jesus coming in a cloud with power and great glory. Yun ulit. Sa mga ulap na naman, with power, with great glory. Now, when these things begin to take place, straighten up and raise your head because your redemption is drawing near. Pag nakita na nandyan na si Jesus, dumating na, yung langit biglang nagliwanag sa kaluwalhatian ng Diyos, ayun na, rapture na yun. Kaya sabi dito, raise up your heads, your redemption is drawing near. So drawing near, meron pang ilang minuto, ilang pagitan between sa pag-appear ni Jesus sa cloud at yung rapture. So, hindi ito twinkling of an eye. Ang twinkling of an eye, uulitin ko yung pagpalit ng katawan from glorified body, from mortal body to glorified body. Yung nakalibing, biglang in the twinkling of an eye, babangon din, nasa heaven na sila. Okay. So, sinasabi natin, all will see Him. Another verse po that supports this argument, this teaching. Sabi dito sa Revelation 1:7, behold, He is coming with the clouds, and every eye will see Him. Hindi po ito Battle of Armageddon, kasi sa Battle of Armageddon, He will come riding in a white horses, hindi clouds. Walang binanggit doon, magkaiba to. Itong He is coming with the clouds, ito yung rapture. Ito yung kukunin niya yung church, yung mga Christians. So, He is coming with the clouds uli.
and every eye will see him, even those who pierce him. Imagine nyo to, pati yung sumaksak sa kanya, yung pumatay sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Pati po yung mga tao sa impyerno, pati mga demonyo sa impyerno, pati yung mga nangamatay na nasa impyerno, makikita po nila si Jesus. This event, hindi lang ito global, itong rapture, hindi lang ito universal. Lahat ng creation ni Lord, pati yung mga nag-reject sa kanya, pati yung mga demonyo, pati yung mga nasa impyerno, makikita yung kanyang pagbabalik. Kaya nga, mayroong trumpet sound, it will be herald to all, to those Christians na kukunin na, at yung mga naiwan, at yung mga namatay na sa impyerno, sabi dito, even those who pierce him, makikita. And all tribes of the earth will wail on account of him. Even so, amen. Nung siya'y nililitis na nung high priest bago siya ipako sa krus, sa Matthew 26:63-64, tinanong si Jesus nung high priest, ikaw ba yung anak ng Diyos? Sabi dito, but Jesus remained silent. Matthew 26:63-64, but Jesus remained silent. And the high priest said to him, I adjure you by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God. Jesus said to him, you have said so. But I tell you, from now on, you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. So ang sabi niya dito sa high priest, makikita mo. Eh by that time na dumating ang Panginoon, coming in the clouds, patay na rin to eh, nasa impyerno na rin to. Kaya ibig sabihin, those people in hell will see him. Kung babalikan niyo po yung verse sa Philippians chapter 2, may nakasulat doon, si Jesus, bagamat Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nagpakumbaba, nag-anyong alipin, and he humbled himself even death on the cross. Yung dulong verse, sabi doon, kaya naman itinaas siya, and he was given a name that is above every name. And at the name of Jesus, the day will come, at the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. At ang sabi doon, yung mga creatures sa heaven, sa earth, and under the earth, kasama impyerno, they will bow down, they will acknowledge Jesus as Lord. Hindi para masave, kundi para kilalanin siya nga talaga ang Messiah, siya nga talaga ang anak ng Diyos. So, kailan mangyayari yon? Sa rapture po. On the day of rapture, it will be heralded to all. There will be an announcement in heaven, all creatures in heaven, on earth, under the earth, sa hell, yung mga namatay na, yung mga pumatay sa kanya, who fears him, yung mga priests na nag-interrogate sa kanya, makikita yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At doon mismo, maiiyak sila sa lungkot o sa regret, sa remorse na tinanggihan nila, totoo talaga. So there will be mourning. There will be regrets. Samantalang sa second phase ng second coming ni Jesus, sa Armageddon, wala pong ganun. Lahat po ng tao galit na galit at sinusumpa siya. Pero sa first phase ng second coming sa rapture, meron pong regret sa puso ng mga tao, bakit namin to ginawa? Bakit namin siya pinatay? Bakit namin siya tinanggihan? So all the people sa buong mundo makikita yung pagdating ng Panginoong Jesus. It will be announced to all. Yung mga buhay at pati dun sa mga patay na nasa impyerno, they will see. They will see sa rapture day. Kaya hindi ito secret. At bakit naman isisikreto ni Lord? Yung pagkuha sa atin, he's proud na malaman ito yung bride ko, ito yung pakakasalan ng lamb, no? So hindi ito tanan. Kaya nagtatanan yung dalawang magjowa eh kasi illegal. Ito po ay legal. So the rapture is not secret. The rapture is heralded to all the tribes of the earth, even those who pierce him and those who accuse him, who is already dead during this time. And every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth on that day. They will bow. Whether they like it or not, they will bow
at the name of Jesus, at the presence of Jesus. Sa phase 2 po, sa Battle of Armageddon, they will not bow, they will fight. So magkaiba po ito. So ito po yung kaibahan. The second coming of Jesus, phase 1, phase 2. Yung phase 1, ito yung rapture. Yung phase 2, ito yung Battle of Armageddon. Yung phase 1, he is coming for his church, the bride. Pupunta siya para kunin yung kanyang church, yung mga Kristiyano, tumanggap sa kanya ng totoo. Yung kanyang magiging bride, kukunin niya. Sa phase 2 naman, he is coming with his church, with his bride. So sa phase 2, babalik siya rito kasama yung church, kasama yung bride niya. Okay? Para talunin yung mga army ng buong mundo na lumusob sa Israel. So, pangatlo, he will come on the clouds, sa rapture, sa phase 1. Sa phase 2, he will come on a horse, a white horse. Magkaiba po. And then, sa phase 1, his angels will gather all Christian from four corners of the earth. Ang trabaho ng mga angel, i-gather yung mga Kristiyano sa lahat ng panig ng mundo. Sa phase 2, ng second coming, his angels hindi magagather. Lalaban, kasama niya mga mandirigma. Kasama tayo, yung mga saints, at saka yung mga anghel, naka-formation tayo for gera, hindi para gathering. Okay? And, sa phase 1, sa rapture, sa phase 1 ng second coming, sa rapture, all people will see him and mourn and honor him. Sa second phase ng second coming, walang ganon. All people will curse him. So, mga susunod na pagkakataon, ididetali ko po yung mga verses na supporting dito sa arguments natin na to. Pero ngayon pa lang, basahin nyo on your own dahil marami pong Kristiyano umasa na lang sa dilatang turo. Pagbukas ng dilata, kain. Hindi na marunong magluto ng sarili nilang recipe. So ang end times po, marami pong mga stand dyan na nagturo. Iba't iba po yung stand. So it's good na gawin nating guidance yon, pero kayo rin po ay mag-aral on your own. Scrutinize nyo po yung Biblia, pag-aralan nyo maigi kung yun ba talaga ang sinasabi ng Bible. Ang Bible po pa rin ay laging tama. Kaya lang yung mga nagtuturo minsan namamali na interpretasyon. Kaya huwag kayong maniwala sa sinasabi ko, basahin nyo on your own. Okay, so yun po yung phase 1 of second coming, the rapture. Yung phase 2, pag-aaralan po natin yan when we study the book of Revelation. Nandun po yung phase 2. So wala po dito sa Matthew 24. Okay. Now, our attitude while waiting. Ano yung tamang attitude natin habang naghihintay tayo sa rapture? Sa second coming ni Jesus. Kasi pagkatapos ng rapture, wala naman tayong attitude na gagawin na dahil nasa heaven na tayo nun. Pero while we are waiting for the rapture day, for the phase 1 of second coming, ano yung attitude natin? Sabi dito sa Matthew 24:42-44, no? Therefore stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Manatiling gising, huwag tutulog-tulog sa pansitan, no? Sabi dito, hindi mo alam kung kailan darating ang Panginoon. But know this, that if the master of the house had known in what part of the night the thief was coming, he would have stayed. Kung alam ng may-ari ng bahay, yung magnanakaw ay darating sa ganitong oras, babantayan niya yon. Pero hindi niya alam. Ang sabi dito, he would stay awake and would not have let his house be broken into. Therefore, you also must ready. For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Yung inaasahan natin na darating siya ngayon, hindi pala. O yung inaasahan natin na matagal pa siyang darating o malayo pa, baka biglang dumating. So anong attitude habang nag-aantay tayo? Hindi naman natin alam kung kailan yung araw at oras. We know the only the season and the signs, no? So ang kailangan natin gawin, stay awake. Huwag tayong tutulog-tulog bilang Kristiyano. Huwag tayong tatamad-tamad bilang Kristiyano. Huwag tayong neglect sa mga requirements ng isang tunay na Kristiyano, sa mga spiritual exercises natin, yung pagpipray natin, pagbabasa ng Bible, pagsishare, no? So ang sabi dito, be watchful, magbantay tayo. Huwag tayong hala lang ng hala, wala tayong pakialam, patulog-tulog lang tayo, yung para bang wala namang mangyayari, hindi naman darating si Lord agad. So
Pwede pa tayong magwalwal. Pwede pa tayong mag-enjoy sa buhay natin today. So we do not know when. No, hindi ko sinasabing andyan na, no? Kaya ang sabi natin, topic na, the beginning of the end. Hindi pa ending, pero nagsisimula na papunta dun. So kung kailan, we don't know. Maigi na yung ready tayo. So stay awake. Matthew 25 verse 13 sabi doon, what's therefore? Magbantay ka. For you know, neither the day nor the hour. Magbantay ka dahil hindi mo alam kung kailan yung araw at oras. Magbantay tayo. Tingnan natin yung sarili natin, bantayin natin yung sarili natin, pagiging Kristiyano natin, bantayin natin ang nangyayari sa mundo natin, sa kapaligiran natin. Sabi sa Mark 13:33, be on guard, keep awake, for you do not know when the time will come. Magbantay tayo, be on guard, huwag tayong tutulog-tulog. Next, anong gagawin natin habang nag-aantay tayo kay Lord? Use your time, your energy, and all the resources na binigay ni Lord sa atin, gamitin natin sa bagay na prioridad ng Panginoon, sa mga importanteng bagay na gusto ni Lord. Sabi doon sa Matthew 21:34-36, but watch yourselves, lest your hearts be weighed down with dissipation. Wasting, yung dissipation po, ang meaning po nito is wasting time, wasting energy, wasting resources, pagsasayang. So ano ang gagawin natin habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon? Huwag tayong magsayang ng panahon, ng oras, ng resources. Lahat ng binigay ni Lord sa atin, gamitin natin ng tama. Be a good steward. Sabi pa dito, your heart weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life. Yung word na cares po, dito ay divided attention. Merry now o merim now. Yung utak mo ay hating-hati sa mga bagay na kung ano-ano, nandoon ka sa attention mo sa business mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa jowa mo, o kung ano mang bagay, yung utak mo hating-hati. Wala ka sa focus. So ang sabi dito, bantayan mo yung puso mo, yung sarili mo, baka ka magsasayang ka lang ng oras mo dyan sa kalalaro. No? Imbis na mag-pray ka, laro ka na laro ng cellphone mo, ng gadgets mo, imbis na yung energy mo, gamitin mo sa tama, nasasayang lang yung resources mo, ginagamit mo ng maayos, dapat, eh hindi. So ang sabi dito, and drunkenness, nalalasing ka sa laro, nalalasing ka sa maraming bagay, nalalasing ka sa mga bisyo ng mundong ito, ng mga bagay sa mundong ito. Kaya dalawang klase po ng tao yung binabanggit dito sa Luke 21:34-36, yung mga taong sobrang nag-i-enjoy sa buhay nila, nagsasayang, nagsasaya. Yung isang tao naman ay yung namumroblema. So yung dissipation, tsaka drunkenness, ito yung nagsasayang ng oras, ng energy, ng panahon, nagsasayang, at yung drunkenness, nagsasaya. Yung cares naman of this life, ito naman yung mga taong namumroblema, hindi nagsasayang, hindi nagsasaya, namumroblema. Pares po itong maling attitude sa pag-aantay sa ating Panginoon. So hindi dapat tayo nagsasayang sobra ng maraming resources and energy at time. Hindi rin tayo nagsasaya sobra na wala na tayong ginawa, kundi sarili natin natupag nating pasayahin. And then, yung namumroblema, kung anong kakainin, kung anong susunod na mga pangyayari sa buhay, pera, kung ano-ano. So itong mga taong ito, sabi dito, that day will come upon you suddenly like a trap. Hindi ka ready pagdating ng Panginoon. Kung ikaw ay nagsasayang, o sobrang nagsasaya, o namumroblema, hindi ka ready. Sabi dito, for it will come upon all who dwell on the face of the earth. Dahil darating ito sa lahat ng nakatira sa mundo. So 36, sabi dito, but stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. So, ano pong attitude natin ginagawa habang nag-aantay sa ating Panginoon, sa kanyang pagbabalik? Gamitin po natin yung mga resources na binigay sa atin ng tama, at alamin natin ano ang prioridad sa buhay na to. Next, Matthew 25:14-15, sabi dito, for it will be like
a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. To one, he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability, then he went away. Ang sabi po dito, nagbigay po ang ating Panginoon ng mga talento. Literally, pera po ito, pero ginagamit din po natin ito sa iba pang bagay. Nagbigay si Lord ng mga talent, inborn talent, o acquired talent sa buhay natin. Anything that God has given us. Sabi dito, iba-iba ang kakayanan. Merong each according to his ability. Then, sabi dito, yung boss nila umalis. And sa storya po, kagaya po ito sa ating Panginoon, may mga binigay siya sa atin. May mga entrusted siyang talent sa atin. At sa kanyang muling pagbabalik, meron pong tinatawag na i-evaluate tayo kung anong ginawa natin. Binanggit din po sa Luke chapter 19, verse 13 to 17, sabi dito, Luke 19, verse 13 to 17, calling 10 of his servants, he gave them 10 minas and said to them, engage in business until I come. So ang sabi niya, engage in business until I come. Alam niyo, ang main po business ng bawat Kristiyano, dalawa lang po, soul winning and discipleship. Evangelism and discipleship. Ito po yung main business na tinutukoy ng ating Panginoong Jesus spiritually. Sabi niya dito, binigyan ko kayo ng mga talent, binigyan ko kayo ng kakayanan, so you win souls and you make disciples. So ito po yung spiritual na meaning. Pero meron din po tayong financial na meaning dito. Na habang nag-aantay tayo sa ating Panginoon, hindi tayo nakatenga, nakatambay lang, nagtatrabaho na. Especially, sabi dito, nagbi-business tayo. Engage in doing business, sabi dito. Engage in business until I come. But, his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, we do not want this man to reign over us. Tingnan niyo po ito. Nung inutusan ng Panginoong Jesus yung kanyang mga lingkod na mag-business sa lugar na kung saan galit sa kanya yung mga tao, sinong bibili sa produkto nila? Pero, in spite of that, na alam niya na galit itong mga citizens sa kanya at doon nagninegosyo yung mga tao niya, ine-expect pa rin niya nakikita sila. So, anong ibig sabihin? Yung pangatlo po na gagawin natin habang nag-aantay tayo sa ating Panginoon, sa kanyang pagbabalik, be productive. Multiply what God has given you. Be productive. Hindi pwedeng ito ka dati, ganito ka pa rin ngayon, walang improvement, walang paglago sa iyong kakayanan, sa iyong talento, sa iyong paglilingkod, sa iyong commitment kay Lord. Maging sa negosyo mong literal, o ito yung nadala mo kay Lord dati, ito yung disciple mo dati hanggang ngayon, yung pa rin, walang nadagdag. So, in-expect ni Lord that we are productive, that we are multiplying kung ano yung binigay niya sa atin, dumadami, napapalago natin. So kahit sabi dito sa Luke 19, kahit sa lugar na kung saan yung mga tao galit sa kanya, inutusan niya yung mga alagad niya to do business and the master is expecting, in-expect ni Lord na kahit kontra yung mga yan, kikita pa rin kayo. Sabi niya dito sa kwento, no? We do not want this man to reign over us. When he returned, having received the kingdom, he ordered his servants to whom he had given the money to be called to him, that he might know what they have gained by doing business. Tinanong niya. So the first came before him saying, Lord, your mina has made 10 minas more. Tumubo pa ng 10. And he said to him, well done, good servant. Because you have been faithful in a very little, you shall have authority over 10 cities. Alam niyo, this parable, this will happen to us after ng phase 2 ng second coming, yung Battle of Armageddon, we will reign with Christ for 1,000 years dito sa mundo. No? Kaya sabi dito, itong isang ito na naging matapat, bibigyan siya ng 10 syudad na kanyang paghaharian during that millennium, during that 1,000 years, na kung saan si Satanas nakakulong sa bottomless pit. So, importante po kung ano yung ginagawa natin ngayon habang nag-aantay tayo sa Panginoong Jesus, dahil yun ang magdidetermina kung ano tayo sa langit at kung ano tayo sa 1,000 years na to na mag-rule and reign tayo sa earth. So, kung wala kang ginawa, tambay ka, baka tagalinis ka lang ng karsada sa New Jerusalem or what, no? Hindi natin alam. O baka barangay tanod ka lang doon sa isang barangay. So, depende sa'yo kung anong gagawin mo kay Lord. Kaya sabi dito, engage in business. And in-expect ni Lord, natutubo yung binigay niya sa'yo.
nadadami yung binigay niya sa iyo, kung talent man 'yan, kung kaluluwa man 'yan na nasiran mo, nadala mo kay Lord, inexpect niya dumami 'yan. Kung disciple man 'yan, inexpect niya nagmo-multiply 'yan. Pinapasa mo 'yan. So, verse 23. Sa dulo ng investigation, merong isa talaga na hindi sumunod, tinago niya. So, ang sabi dun sa isang yon, why then, sa verse 23, why then did you not put my money in the bank? Yung isa, tinago lang yung talent, tinago lang yung mina, walang ginawa, tamad. At ang sabi ni Jesus sa kanya, sabi ng master, bakit hindi mo na lang nilagay sa banko para kahit papano, tumubo kahit konti? Why did you not put my money in the bank? And at my coming, I might have collected it with interest. Tandaan niyo po, habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, ine-expect niya na kung ano yung binigay niya sa ating mga kakayanan, talento, at kung ano pang mga bagay nag-i-improve, nag-grow. Napaparami natin, pati yung mga taong hinahawakan natin, napaparami natin sila, at sila'y nagpaparami din, pinapasa nila kung anong pinasa natin sa kanila. So, ine-expect to ni Lord, hindi pwedeng pagdating niya, Lord, ito yung binigay mo sa akin, ito pa rin. Tingnan po natin sa Matthew 25. Kahalintulad na kwento. Sabi sa Matthew 25, verse 24 hanggang 30, he also who had received the one talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid. Yung binigyan na isang talent sa Matthew 25, isa na nga lang, hindi pa ginamit, hindi pa pinarami, pinago lang. Okay? Ang sabi niya, duwag kasi ako eh, takot kasi ako, I was afraid. Kaya hindi ko ginamit, di ako nag-try na mag-apply ng trabaho, hindi ako nag-try na mag-business, hindi ako nag-try na mag-share, hindi ako nag-try na mag-disciple, hindi ako nag-try na mag-care group leader, hindi ako nag-try na gawin ito, na mag-invite, wala akong ginawa, hindi ako nag-try kasi duwag ako. Sabi niya, so I was afraid. Ayaw ni Lord ng mga duwag. Dahil sabi doon sa Revelation 21:8, ang mga duwag, itatapon sa impyerno. Eto, natapon sa impyerno to eh. Mamaya, basahin natin. So, sabi niya, kaya ako tinago, I was afraid. At kilala kita eh. And I went and hid your talent in the ground. Here, you have what is yours. Sabi niya sa master niya, ito na. Ito na yung binigay mo sa akin. Hindi na wala, hindi rin nadagdagan. Tandaan niyo ha, in-expect ni Lord na hindi lang mawala, kundi dumami pa. Pag dumating si Lord at wala kang nagawa, yan pa rin. Delikado. Dahil sa kaduwagan. Ang sabi dito, here you have what is yours, but his master answered him, you wicked and slothful servant. Ito pong taong ito na hindi pinarami yung binigay ni Lord sa kanya, ang tawag po ay duwag, wicked, sa Tagalog yung wicked, ay napakasama, slothful servant, tamad. Duwag, sobrang sama, at duwag, sobrang sama, at tamad. Ito po ang tawag ng Bible. Pag hindi mo pinarami yung binigay ni Lord sa'yo, pag hindi ka naging productive, pag nagsasayang ka ng oras at panahon, talento mo o resources mo, ikaw ay duwag. Ikaw ay wicked, masama, at ikaw ay tamad, slothful servant. Tuloy natin, you knew that I reap where I have not sown and gather where I scattered no seed. Then, you ought to have invested my money with the bankers. At my coming, I should have received what was my own with interest. Gusto talaga ni Lord may interest, may dagdag sa mga binigay niya sa atin. Trabaho natin, paramihin yung binigay ni Lord sa atin, whatever it is. So, sabi dito, so take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. Ibigay yan sa meron ng 10 pa. For to everyone who has will be more be given and he will have abundance. Sa meron na bibigyan pa at yung wala na tatanggalan pa. Alam mo, ilan na nga lang yung care group mo na ubus pa. Kasi kung sino yung meron dinadagdagan, kung sino yung nagsisika, pinaparami pa ni Lord, tinutulungan niya rin. Tinutulungan ni Lord yung mga tumutulong sa sarili, na palaguin yung sarili at yung grupong hinahawakan niya at yung mga pinagkatiwala ni Lord sa kanya. Pero pag wala kang gagawin,
ibibigay ni Lord sa iba yan. Kaya sabi dito, ang meron na bibigyan pa at ang wala tatanggalan. Kaya nga yung sinasabi na, bakit yung mayaman, lalong yung mayaman, masipag eh. Masipag, hindi tamad. No? So, ngayon ko lang naintindihan to, nung nakakilala ko kay Lord, na kaya pala sila ganun. Yung mayaman, kasi nagsisipag eh. Dumadami, binibigyan pa lalo, kasi may ginagawa. Ay, yung tambay, wala. Okay? So, sabi dito, but from the one who has not, even that he has, will be taken away. Iisa na lang, kinuha pa. Kasi, iisa na nga lang eh. Wala pang ginawa. Sana may ginawa, pinarami, dinagdagan man lang, o nilagay sa bangko. And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. So, pag hindi mo pinarami, hindi ka naging produktibo, ikaw isang duwag, ikaw wicked, isa kang tamad, and wala kang kwenta. Worthless. Walang silbi. At ang sabi dito, tinapon sa impyerno. Ang sabi na iba, hindi impyerno to. Pero malinaw sa Revelation 21:8, lahat ng duwag, itatapon sa impyerno. At alin ba ang merong darkness and gnashing of teeth and weeping? This is hell. So kaya hindi porke Christian ka, okay na, na wala kang gagawin. Kung totoo kang Kristiyano, may gagawin ka para sa Panginoon. Kung totoo kang Kristiyano, may talent ka, may resources ka, gamitin mo para kay Lord. Gamitin mo para mag-soul winning, may madala kay Lord. Magyaya ka, mag-share ka, gamitin mo para may ma-disciples ka. Hindi lang yung, wala lang, Kristiyano ako pero wala akong ginagawa. Ito ang kahihinatnan mo. Pag Kristiyano ka walang ginagawa, sa dulo, ito ang kalagayan mo. Isa kang duwag, isa kang wicked, isa kang tamad, isa kang walang kwentang tao. Sabi ng Bible, hindi sabi ko. At ang sabi dito, napunta pa ng hell. Kaya think of it. Hindi sapat na Kristiyano kang walang ginagawa. Dapat may ginagawa ka para kay Lord at dumadami yung mga binigay ni Lord sa iyo. Next, Luke 21:36. But stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. Anong attitude natin while waiting? Be prayerful. Be watchful and prayerful. Develop a life of prayer. Pag tayo close kay Lord, nararamdaman natin na malapit na talaga siya. Nararamdaman natin, naririnig natin yung footstep niya, nakikita natin yung pagkilos niya, hindi tayo magbibigla na, uy, dumating na pala si Lord, and I'm not aware, I'm not ready. When you pray, nakikipag-usap ka kay Lord, kinakausap ka ni Lord, ibubulong niya sa'yo na malapit na. Okay? Hindi man natin alam yung day and time, pero mararamdaman mo malapit na. And sabi dito, when you pray, you will have strength to escape all these things that are going to take place. Marami pong mahihirap na mangyayari pa in the future. Pag ikaw nagpipray, lumalakas tayo, pinalalakas tayo ng Panginoon. Kakayanin natin yung mga pagsubok, yung mga problema pang darating at persecution laban sa atin. So, keep on praying. Develop a life of prayer. Next, sa Matthew 24:45-47, sabi dito, who then is the faithful and wise servant whom his master has set over his household to give them their food at the proper time? Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes. Truly, I say to you, he will set him over all his possession. Be faithful in feeding God's sheep. Yung mga may hawak na tao, may care group kayo, sabi dito, his master set over his household to give them their food at proper time. Pinapakain mo yung mga tupa mo ng tamang pagkain sa tamang panahon. Napapanahon ng mga turo, napapanahon ng mga mensahe, napapanahon na counseling, napapanahon na advice. So, sa pag-aalaga ng mga tao, dapat napapanahon ang ginagawa nating pagtuturo, napapanahon yung topic, yung advice, sakto sa pangangailangan nila. So, be faithful in feeding God's sheep na pinagkatiwala sa atin. Next, sa Mark 13:34, sabi dito, it is like a man going on a journey when he leaves home and put his servant in charge, eats with his work, and commands the doorkeeper to stay awake. Sabi dito, he put his servant in charge. Binigyan niya ng trabaho ang bawat isa. He put his servant in charge, eats with his work. Lahat po tayo binigyan ng trabaho ng Panginoon habang nag-aantay tayo sa kanyang muling pagbabalik.
Kaya nga sabi ng Bible, do business, occupy till I come. May trabaho po. Ang main na trabaho po natin as Christians, ulitin ko, is soul winning and discipleship. Kung hanggang ngayon wala ka pang nadadala kay Lord, ay nako, kagaya ka doon sa binigyan na isang talent na tinago. Huwag mong isipin, huwag kang magkampante na sigurado kang papasok sa langit at makakasama sa rapture kung wala kang ginagawa. So you begin to share the gospel now. Mag-soul winning ka na. And begin to disciple others. Kahit tatlo lang member ng care group mo, alagaan mo, pataas, paramihin mo yung tatlo, maging lima, hanggang yung lima mo magkaroon din ng kanilang sarili. So, he put his servant in charge each with his work. Ang main work natin is soul winning and discipleship. So, do the job that God has assigned to you while waiting. And lastly, sabi sa Matthew 24, 34 hanggang 40, then the king will say to those in his right, come, you are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? Kailan ka nauhaw? Kailan ka nagutom? Kailan ka walang damit? Kailan yon na nagawan ka namin ito? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothed you? And when did we see you sick or in prison and visit you? Kailan yon, Lord, kailan? And the king will answer them, truly I say to you, as you did it to one of the least of these brothers, you did it to me. Sabi doon, sa rapture day, hiwalay na yung mga tupa sa kambing, no? At sasabihin niya doon sa mga tupa, welcome, welcome sa kaharian ng langit. Dahil ito, pinakain niyo ako, no? Ako'y gutom, dinamitan niyo ako, no? Ako'y walang damit, dinalaw niyo ako sa kulungan, no? Ako'y nakakulong. So ang sabi nila, kailan nangyari yun? Sabi ni Lord, Ano man ang gawin mo, I say to you, you did it to the one of least of these brothers, you did it to me. Kung anong gawin mo sa kanino mang tao, lalo na sa mga Kristiyano, sa akin mo yan ginagawa, sabi ni Jesus. At doon naman sa mga kambing, sabi niya, o kayo, pumunta kayo doon sa impyerno, kasi nung ako'y gutom, di niyo ako pinakain. So, sagot nila sa verse 45, then he will answer them saying, truly, I say to you, as you did not do it to the one of the least of these, you did not do it to me. Least of these. So, hindi lang brothers. Kung anong turing mo sa kapwa mo, kung anong turing mo sa tao, sa kapwa-tao mo, yun ang turing mo sa Diyos. Because every human being are created in the image of God, whether blacks or white, yellow, or may green ba, Incredible Hulk, o Gomorrah, whatever color it is. Kaya nga, kay Lord, walang racism. Lahat, mahalaga kay Lord. Lahat ng tao, mahal ng Diyos. Ano man ang turing mo sa tao, sa kapwa-tao mo. Ngayon, may mga tao galit sa black. Tapos yung mga iba naman galit sa white kasi may galit sa black. So, the cycle goes on. Ikot-ikot lang yun. Kaya, ano man kulay ng tao, mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, lahat ng tao, ituring mo na parang si Lord yung ginagawan mo ng mabuti. Everything you do in words or in deeds, sabi ng Colossians, do it as unto the Lord. Sabi dito sa Matthew 25, lahat ng gagawin mo sa kapwa mo, ginagawa mo kay Jesus. So while waiting sa pagbabalik ng Panginoon, i-treat natin every person the way we treat Jesus. I-treat natin sila ng may respect, with honor, kasi nilikha sila in the image of God. At anuman ang gawin natin sa kanila, ginagawa natin yan para sa Panginoon. So ito po yung ating gawing paghahanda habang tayo nag-aantay sa ating Panginoon. Kaya sa panghuli, gusto ko pong lahat kayo na nakikinig ngayon, sa rapture po ang kukunin lang niya ng Panginoon para iligtas sa mga parusang darating sa mundo, ililigtas yung church,
ililigtas yung mga Christian para sa wrath of God na ibubuhos sa mundo, and then yung mga taong may iwan dito, wala na pong pag-asang maligtas yun, pupunta na impyerno. So sa rapture, kukunin niya tayo, yung mga totoong Kristiyano, para hindi madamay doon. Ngayon, ang totoong Kristiyano po, hindi yung mga taong may relihiyon. Ang totoong Kristiyano po, yung mga taong tumanggap kay Jesus. Sabi niya dyan, 1:12, as many as receive Him, to them, He gave the power to become children of God. Ang totoong anak lang ng Diyos, yun lang yung mga Kristiyano. Yun lang yung mga kasama sa rapture. Kaya wag po tayong magkampante rin na, relihiyoso ako, lagi ako nasa simbahan namin. May commitment ako sa simbahan namin. Member ako ng isang relihiyong ito. Hindi po yun ang paraan ng kaligtasan. Hindi po yun ang requirement para ka makasama sa rapture. Ang requirement po, si Jesus ba nandyan sa puso mo? Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus. Upang sinong sumampalataya, hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit kasama niya. At sabi ng John 1:12, yung binigay na yon kailangan tanggapin. As many as receive Him, to them He gave the power to become children of God. Ang papasok po sa langit, ang mga kasama sa rapture, yun lang mga anak ng Diyos. Yung tinubos ng dugo ni Jesus, yung tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas. Hindi po reliyon, hindi tatanong ng Diyos sa langit kung anong reliyon mo, kung anong commitment mo sa reliyon mo. Ang tatanong niya, tinanggap mo ba yung bugtong na anak niyang binigay? Yung namatay doon sa cross, tinanggap mo ba? Sumunod ka ba? Matapos mong tanggapin, pinasa mo ba yung salvation na naranasan mo, nag-soul-winning ka ba? At nagpa-disciple ka ba? Natuto ka ba sa Bible? Nag-grow ka ba? At sinerve mo ba yung paglago mo sa iba para din sila lumago? So, ito po yung kailangan nating paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Magsimula po tayo sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. So, mag-pray po tayo ngayon. Huwag tayong magkampante na may religion tayo, sapat na. Kailangan po natin si Jesus. So, just bow your head. Just close your eyes, magpe-pray po tayo ng pagtanggap kay Lord. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, inaamin ko ako'y makasalanan at wala akong magagawa para iligtas ang aking sarili. At naintindihan ko, Panginoon, na isasama mo sa rapture para kunin, Panginoon, ang iyong mga anak. Ayun lamang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon, bilang tagapagligtas. Dahil ang lahat ng tumanggap kay Jesus, naging anak ng Diyos. Hindi sapat ang relihiyon, kailangan si Jesus. Siya lang yung daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama, kundi dahil kay Jesus. Kaya Panginoon, Jesus, tinatanggap kita sa puso ko bilang Lord, bilang Savior, bilang God ng buhay ko. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung sumunod ka sa prayer na yan, anak ka na ng Diyos, kung mag-rapture ngayon, kasama ka. Ngayon, kung hindi pa mag-rapture, may dapat kang gawin. Binigyan ka ni Lord ng talent, binigyan ka ni Lord ng mga kakayanan, ng oportunidad, ng mga resources, gamitin mo para sa Kanya. Gamitin mo para sa kaluwalhatian niya. Gamitin mo para yung natanggap mong salvation, i-share mo din sa iba para sila masave din, makasama din sa rapture. At habang nag-aantay tayo sa rapture, ituro mo yung mga natututunan mo sa ibang tao, hindi lang sapat na tumanggap sila kay Lord, dapat sumunod sila kay Lord, dapat ma-disciple sila. So ang main business natin is soul winning, pagdadala ng tao kay Lord, and discipleship. Yung nadala natin kay Lord, lumago kay Lord. That's discipleship. So maraming pong salamat. Sa susunod na topic po natin, we are trying to study the book of Revelation. Ididetalye po natin yung dinaanan natin ngayon. Itong mga pinag-aralan po natin for 3 weeks, ito po ay mga pahapyaw pa lang. Hindi pa po detalyado to. Kaya abangan nyo po yung mga susunod na topic natin. So God bless you all. See you again virtually.